Hi everyone, it's me again, Charlene, and welcome to my channel. For today's video, ay re-review natin itong bago kong vlogging microphone, and ito nga yung Boya BY-MM1, and nabili ko to sa Shopee for only 690 pesos, and mura na to compared kung bibili tayo sa mall, pero kung mura tong product na to ay legit kaya siya, or baka naman fake tong nabili kong microphone, no? So kung gusto nyo malaman paano mag-legit check ng Boya microphone, and kung worth it ba talaga bilhin tong product na to, just keep on watching. She's the it girl, the one to know. Out of your dreams, she makes it known. She's alien. Again, nabili ko tong Boya BY-MM1 ko sa Shopee for only 690 pesos. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng product na to. And bago pala natin to i-test and i-unbox, tingnan muna natin kung legit ba talaga tong product na to. So, paano nyo ba yun malalaman? So, dito sa side ng box, may makikita kayong ganito. May makikita kayo ditong color blue na arrow and pwede nyo buksan yan. And pag na-open nyo, makikita nyo yung QR code ng product nyo at saka yung number code nyo. And dito nyo malalaman kung legit ba talaga yung nabili nyong product. Meron tayong two ways para ma-legit check nyo yung Boya microphone nyo. And yung unang way ay through QR scanning. So para ma-scan nyo yung QR code kanina, kailangan nyo muna mag-download ng QR scanner. So gagamitin ko yung phone ko. Una nyo gagawin, punta muna kayo sa Play Store and search nyo QR code scanner. And ang dinownload ko lang na app ay itong app na to. So dahil naka-install na siya, i-open ko na lang. Ayan. So papakita ko rin sa inyo. So i-scan ko na tong code na to. Ayan, na-scan ko na. So merong lalabas dito na link. O kaya pwede nyo rin i-click tong open. And magadirect na siya dito sa page na to or sa site na to. And lalabas din pala dito yung 16-digit security code ninyo. Then, click inquiry and kapag ganito yung lumabas na result, ibig sabihin authentic yung product na nabili ninyo. Ayan yung unang way. And yung second way naman, kung ayaw nyo mag-download ng QR code scanner, pwede kayong mag-search sa Google. So, tinatype ko lang Boya Legit Check. And yung unang lalabas, yan lang yung i-click ko. Kanina, di ba, nag-QR scan tayo. So, lumabas doon, automatic yung 16 security code. Dito naman, kayo yung magka-type nung security code. So, tatype ko lang siya. So, na-type ko na. Ngayon naman, click natin yung inquire. So, ganito yung lalabas dyan. Sabi dito, the security code you have queried has been queried 4 times. So, yung unang query ko, lalabas dyan. So, in-scan ko to noong February 5. And, kung hindi ikaw yung unang nag-scan or naglagay ng ganito security code, ibig sabihin, fake yung product na nabili ninyo. And, para mapakita sa inyo na legit talaga tong product, ako yung unang nag-scan yan. So, ito yung screenshot nung unang tinype ko yung security code. And, so, sabi, congratulations on your purchase of authentic Boya products. And ito naman isa ko pang screenshot. Ayan. Ito yung pangalawang beses. So, dapat, pag nag-legit check kayo, kapag nag-type kayo dito ng security code nyo, dapat kayo yung unang nag-inquire or nag-type ng mga security code para sure na legit yung product. So, ganyan lang kadali mag-legit check ng Boya microphone and nalaman nyo rin na authentic talaga tong product na nabili ko. Sa totoo lang, marami pang murang Boya BY-MM1 sa Shopee pero ito yung pinili ko kasi mataas yung rating niya and marami siyang good feedback. Nasa inyo kung gusto nyo mag-risk na bumili ng mas mura basta magbasa lang kayo ng mga feedback. Pero kung gusto nyo na sure talaga, doon na lang kayo bumili sa mga official na stores. And ito na ang ating Boya BY-MM1 microphone. So, ganito lang itsura ng box sa harap. And sa gilid naman nakalagay lang ang kanyang model name. Then sa likod nakalagay naman ang features and specifications ng product. Pagbukas naman ng box, ito yung mga laman. May kasama siyang resibo from the shop na napagbilihan ko sa Shopee. Meron din siyang warranty card and itong product na to ay merong 1-year warranty. And may kasama rin siyang English na manual. And meron din pala siyang kasamang thank you letter. Ito naman yung shock mount, so nakakatulong to sa pag-reduce ng mga vibrations and iba pang mga noises. And may kasama rin tong dalawang cord. Ito yung 3.5mm to TRRS audio output cable. So ito yung ginagamit sa mga smartphones. Itong may dalawang guhit, ito yung kinoconnect sa microphone. And ito namang may tatlong guhit, ito yung kinoconnect sa mga smartphones.
Ito naman yung 3.5mm to TRS audio output cable. So, ito naman yung ginagamit sa mga DSLR cameras. And ito naman, pareho lang na may dalawang guhit. So, kahit ano yung pwede nyong i-connect sa microphone and sa DSLR camera. May kasama lang rin pala siyang silica gel for protection. And may kasama rin siyang ganito to certify na original yung product. Then, may kasama rin siyang pouch. And ito naman ang ating Fairy windshield. So, nakakatulong naman to sa pag-reduce ng mga wind and other noises. And ito naman ang ating mismong microphone. So, ganito talaga siya pag marireceive nyo. Nasa loob siya ng Fairy windshield. So, ito na ang ating mismong microphone. Ayan. So, color black lang siya. And ganito yung tsura sa taas. And may weight siya. Medyo mabigat yung product. And ito naman kinoconnect yung mga cord. And hindi na pala nito kailangan ng battery. So, plug and play lang tong microphone na to, which is good. So, balik ko lang uli itong microphone sa Fairy windshield. And pakita ko paano kinakabit tong shock mount. So, dito siya nilalagay. Ayan. So, ganito ang itsura ng ating microphone. Ngayon naman ay titest na natin yung Boya BY-MM1 and itetest natin siya sa DSLR camera pati na rin sa smartphone. So, buong video natin, ang gamit ko ay yung DSLR camera. So, kapag DSLR yung gagamitin natin, ito yung kailangan nating wire. Ayan, so yung dalawang guhit. So, ikakabit ko lang siya sa camera at saka sa microphone. So, ito na yung audio quality natin kapag gamit ko na yung Boya BY-MM1 sa DSLR camera. So, ano yung masasabi nyo? Okay ba yung audio natin? Yung camera pala guys, pati yung microphone, mga nasa isang di pa yung layo sa akin. Ayan. Ngayon pala, madaling araw na kasi nag-vlog talaga ako mga gabi or hanggang madaling araw kasi gantong oras lang tahimik. Pag umaga, may mga manok, may mga aso, or may mga dumadaan na sasakyan, pero hanggang ngayon naman may mga dumadaan na sasakyan. So sana lang nabawasan ng microphone na to yung mga background noise na meron ako sa paligid ko. Ngayon naman itry natin kapag malapit yung microphone sa akin. Hello, so ito yung audio natin kapag sobrang lapit ng microphone sa bibig ko. Ayan, so may difference ba? Ayan, may mga tumitila ako na manok. Naririnig kaya nitong microphone? Ayan, mga manok, tumitila ako. Ngayon itatry ko na tanggalin yung microphone. So, may difference ba guys? Ito uli yung audio natin kapag yung built-in na microphone lang ng DSLR camera yung gamit natin. So, balik uli natin tong microphone. Ngayon naman, itatry ko buksan yung electric fan ko na yun din yung isa sa mga problems ko kapag nagbablog kasi kailangan di nakabukas yung fan kasi maingay. And ang problem ko, mainit, diba? So, try kong buksan yung electric fan. So, this is the audio quality kapag bukas na yung electric fan and gamit natin yung Boya BY-MM1 sa DSLR camera. So, naririnig kaya yung fan? Pero feeling ko naririnig pa rin siya kasi sobrang ingay yung electric fan ko na yan. And ngayon, tingnan nyo yung difference ha. Nakabukas yung fan and tatanggalin ko yung microphone. So, this is our audio kapag bukas yung electric fan and ang gamit lang natin na microphone ay yung built-in na mic sa DSLR camera. So, may difference ba yung sound? Sana nababawasan, no? Kasi yun talaga yung pinaka-problem ko, kaya lagi akong hirap mag-vlog. Ayan, so naka-off na yung electric fan and gamit ko na uli yung Boya BY-MM1 sa DSLR camera pa rin. Ngayon naman, try na natin yung microphone sa smartphone. Ayan, so ang gamit ko naman ngayon ay smartphone and ito pala ay Android and front cam lang din yung gamit ko. And guys, take note pala na hindi lahat ng mga smartphones ay kayang mag-support ng mga external microphone and need nyo pang mag-download ng third-party na app para ma-recognize or ma-support nyo yung mga external microphone and pwede nyo i-download yung Open Camera sa Play Store or pati na rin sa App Store. Pero alam ko sa mga iPhone models, hindi nyo na kailangan mag-download ng third-party na app. So kung ikaw naman ay Android user, check nyo muna kung kaya nyo mag-support and kung hindi, mag-download na lang kayo ng Open Camera. And ito palang phone na gamit ko ay Oppo A5S, kung di ako kakamali, kasi sa mama ko talaga tong cellphone na to. Ayan, so hindi rin ito kayang mag-support ng external microphone, kaya nag-download rin ako ng Open Camera. Pakita ko pala sa inyo yung settings ng Open Camera ko para gumana yung external microphone. So ganito yung itsura kapag gamit nyo yung Open Camera. Parang normal na camera app lang din naman siya ng mga cellphones ninyo. So ngayon, kiklik ko lang tong settings. Ayan, so punta tayo sa video settings. And hanapin natin yung sa audio source. Ayan, audio source. So piliin nyo lang yung external mic if present. So tingnan ko lang ulit. And so ito yung mga choices.
Ayan, basta ang piliin nyo lang itong external mic. So, pwede nyo nang lagyan ng mga external microphone yung cellphone ninyo, gagana na siya. Ngayon naman, itetest na natin yung Boya BY-MM1 microphone dito sa aking smartphone. So, ang gagamitin natin na connector ay yung ganito. Ayan, so yung tatlong guhit, ito yung i-coconnect natin sa smartphone. And ito namang dalawang guhit, ito yung i-coconnect natin sa microphone. So, gagawin ko lang siya. So, ito na ang ating audio quality kapag gamit na natin yung Boya BY-MM1 sa smartphone. So, ano masasabi nyo? May difference ba? Again, nasa isang di pa uli yung layo ng cellphone at saka nung microphone sa akin. Nakapatay rin pala yung electric fan. Ngayon naman, itatry kong ilapit yung microphone sa akin. Hello, so itong ating audio kapag malapit yung microphone sa bibig ko. So, kamusta naman ang ating audio quality? Okay ba? Ngayon naman ay nakabukas yung electric fan at nakakonect pa rin yung Boya BY-MM1 natin. So, nasa isang di pa uli yung layo ng microphone sa akin. O kaya ang audio quality? Ngayon, babalik ko lang uli sa akin. Again, mamaya ko pa uli malalaman yung audio quality pagtapos kong i-playback yung mga video. So, itong ating audio quality kapag nakabukas yung electric fan and ang gamit ko lang ay yung built-in microphone ng aking smartphone. And dinig na dinig talaga itong tunog ng fan. Kaya naman kapag nagbablog ako, hindi talaga siya pwede nakabukas. Kaya naman sobrang init pag nagbablog. Pero tiis lang talaga kasi ayun nga, hindi mo siya pwedeng buksan. Gamit na uli natin yung DSLR camera and nakakonect rin yung Boya BY-MM1. Kung mapapansin ninyo, parang malayo ako sa camera pero abot yung microphone kasi ginamit ko na itong binili kong parang extension. Itong cord pala na to, mga nasa 3 meters yata to. So, pwede kong gamitin yung microphone kahit medyo malayo ako sa camera. Ayan. So, lalagay ko na lang din sa description box yung link nito kung interested kayo. Ayan. So, ganito ko lang din gagamitin muna yung microphone kasi wala lang ito. Wala lang ako, diba? Parang hawak-hawak ko lang siya. Ayan. So, ang cute niya, diba? So, para sa aking final thoughts dito sa ating Boya BY-MM1, masasabi ko na sulit and worth it pa rin yung pagbili ko dito sa product na to kasi una ay nabili ko to cheaper than the mall price. Para sa akin ay okay to pang upgrade paunti-unti para sa aming mga YouTubers or vloggers na nagsisimula pa lang. And in the first place, kasi alam ko naman na itong microphone na to ay hindi noise cancelling na microphone. Kaya lang gawin ng microphone na to ay mag-minimize and mag-enhance ng ating audio quality. Sorry pala kung hindi ko to matitest for outdoor vlogs kasi alam nyo naman pandemic pa rin and hindi ako masyadong makakalabas ng bahay. Pero expect nyo na sa mga future vlogs ay gamit ko na itong ating Boya BY-MM1 and sana makatulong to para ma-enhance yung quality ng ating mga vlogs or ng mga videos. Isa rin pala sa nagustuhan ko sa Boya BY-MM1 ay plug and play siya and hindi niya na kailangan ng battery. So kapag gagamitin nyo siya, saksak nyo lang siya sa smartphone or sa camera ninyo and ready to go ka na. So para sa akin, okay na okay itong Boya BY-MM1 and mare-recommend ko talaga siya para sa inyo. So bago pala ako magkaroon nitong Boya BY-MM1 ay meron akong ginagamit na microphone and from Shopee rin itong dalawang to. So parehas to na lavalier mic. So ito yung una kong lavalier microphone dahil dalawa lang saksakan nito para lang to sa camera. Kaya bumili ako ng parang jack. Ayan. So kukonect lang siya dito. Ito yung tatlo yung guhit and pwede na itong magamit sa mga smartphones. And ito naman isang lavalier microphone and mas gusto ko to kaysa dun sa nauna. Mas gusto ko yung style ng clip nito. Ayan, bakal siya. And tatlo na rin pala yung guhit dito kasi nag-start naman ako mag-vlog sa cellphone. So, hindi ko na kailangan ng jack dito. Pero meron na siyang kasamang ganito na jack. Dalawa yung guhit para naman to sa DSLR. So, ito yung ginagamit ko simula nung may nagpahiram sa akin ng camera. Ayan. So, itong dalawang to ay pwedeng cheaper alternative kung gusto nyo na gumanda ang inyong audio quality. And that's it for our video. I hope nagustuhan nyo itong video na to. And if yes, please give this video a thumbs up and comment na rin kayo anything related sa video below. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para notified kayo whenever I upload new videos. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!